bilang isang nanay o mommy. Kaya ito po at panoorin muna natin to. Hi, ako po si Claudia. Ito po ang aking unico iho. Yeah, his name is Zandy Dacula. Pakilala ka, Be. What is your name? Zandy Dacula. How old are you? Five. Ako kasi nung bata ako, mahilig akong mag-aral. Kaso lang, mahirap nga lang kami. So, hindi ako masyadong natutukan ng magulang ko. So ngayon, nung nagkaroon ako ng baby, so masyado talaga akong tutok sa pag-aaral. Importante sa akin yung education. So talaga lang lagi siyang may tutor. Nag-aaral siya sa Chinese school dahil yun ang gusto ng asawa ko. Marunong to kumanta ng Chinese yung anak ko. Babe, ay kakanta ka muna. Di ba dapat lahat? O sige, kanta mo. Kailangan mauna yung award. O sige. Oh, di. Ito yung TV. O, harap ka doon. Sige nga, kanta nga, Chinese. When you yell, ching chong kwa kwa, ching 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 yell, chi chong mo si, may chi chi kwa. Ayan, galing na ako ng anak ko. O, Tagalog naman, di ba meron kang favorite song? Alayo, mahal, mahal kita pag nakatipid ko. Hirap ko sa'yay kasama mo. Gusto ko nung mula pa nung kinupkup ko siya, talagang pinapromise ko na hindi nagkamali ako na kinuha ko yung responsibility bilang ina. Sa kakis, o yun, hug, big hug. Big hug, Ayan, ako. Galing ng baby naman. Ang cute-cute naman ni Zandy. Si Zandy ngayon ay 5 years old na, di ba, no? Claudia. So, dumating siya sa buhay mo when he was only 2 days old. 2 days old. Diba? Sabi mo nga, halos sabay sila ni Andy dumating sa buhay mo, eh, no? Although si, tama ba, kayo na ni Andy nung dumating si Sandy sa'yo, no? Yeah. Kaya halos sabay. Kaya talagang parang anak na talaga, no? Kahit ni Andy, ano? Mm-hmm. Si Zandy. Mukhang ipinangalan mo nga siya kay Andy. Kasi ang name asawa ko, Andy Zhang. So, ginawa kong Zandy. Zhang and Andy. So, Zandy kaya talagang Zhang. Matatawag ka na rin talaga na nanay o mommy kay Zandy. Ako dahil talaga yung ano, hands-on talaga ako nag-alaga sa kanya nung baby siya. So, mula baby, pagpapaligo, ganun ba? Mahirap experience yung hindi ka talaga nanganak. So, kailangan talagang bumingi pa ako ng tulong sa mama kung paano talagang mag-alaga ng baby. Pati sa teeth niya, talagang sobrang stick. Oo nga, ang ganda nga ng ipin ni Zandy, no? Sabi mo nga, alagang-alaga yun, yan, eh, no? Gaya nga na, yung mga bagay na hindi ko na experience, o hindi ko masyadong naalagaan nung ako bagets pa, so yan ang ina ang tinuturo ko sa kanya. Pati sa pag-aaral, sabi mo nga kung noon hindi ka natutukan, this kasi time, ako yung, you ako kasi sure yung ano, nung bata ako may honor ako lagi yung first honor. Pero dahil nga, hindi namin kaya yung mga private school, talagang hindi masyadong ibigay sa akin lahat. Kaya sa anak ko, todo-todo ang suporta. Pinipili ko talaga yung magandang school na alam kong talagang, di ba, ganun naman, kailangan ilalagay mo sa magandang school yung bata dahil kung ano environment na nakikita niya, yun din ang masasagap ng bata. At yun ang foundation, di ba? Ika nga. Pero doon ka talaga mag-invest bilang ina. Dinamo, di ba? Nanay na nanay talaga magsalta si Claudia. Kulang na lang talaga ay manggaling sa sinapupunan mo si Zandy. Ano? Pero anong aspeto ba ng pagiging nanay yung nai-enjoy mo sa ngayon kay Zandy? Ang nai-enjoy ko yung talagang dapat lagi ka nandyan ngayong nasa yun yung stage ng kalikutan nila. Halimbawa, itong 5 years old, 3 to 5, ganyan, medyo sarap nila i-enjoy yung bonding yung dalawa. Kasi pag teenager na, iba na yung, syempre na-experience na natin yan. Pag teenager tayo, iba na yung gusto natin makasama, mga friends na. So, ginagawa ko talaga yung
kung bibigay mo sa kanila yung paglalaro. Mm-hmm. Tapos mag-out of paano kayo nagbabanding together? Ano ba, nanonood kayo ng sine or lumalabas? Mm-hmm. Or sa mga play areas? Pupunta ka? Anak ko kasi ano eh, nung maliit pa ako, gusto, hindi ako ganun kagaling mag-English. So, sa anak ko, ngayon pa lang tinitrain ko na siyang manood ng mga English movie. Mm-hmm. Yan, kaya yun, number one yun. Tapos, binibigay ko sa kanya yung mga bagay na halimbawa makapaglaro siya ng maging ma-enjoy niya yung pagiging bata na hindi ko na-enjoy ng mga ng bagets ako kasi panganay ako. Mm-hmm. Kailangan alagaan ko yung mga kapatid ko ganyan. So binibigay ko lahat yung kung saan yung masaya yung bata, and then education yung pinaka-importante sa akin. Pero doon sa mga napagdaanan mong pagsubok, ano yung natutunan mo na nakatulong sa iyo ngayon sa pagpapalaki kay Zandy? Ang una kong kinatatuhutan kasi napagdaanan ko yung dapat bilang magulang, matuto kang mag-ipon para sa future ng anak mo. So, ang ginawa ko, unang-una, syempre, shelter. Kailangan makapag-ipon ka ng pera. And then, pangalawa, investment. Kasi nung maliliit pa kami, hindi kami naipundaran ng magulang namin ng sariling bahay. So, naka-experience ako ng na-demolish yung bahay namin. Bata pa lang anak ko, talagang nagtatabi ako para sa kanya. Mm-hmm. Kasi mali mo, pagdating na araw, paano kung hindi ka na, wala ka na sa tabi niya? Mm-hmm. At least meron na siyang, kahit pa paano, sa maliit pa lang siya, meron na siyang, kahit paano, ipon. Yun ang magandang natutunan ko sa asawa ko. Dahil Chinese, alam niyo naman mga Chinese. So, dapat talaga, habang bata ka, nag-iimpo ka na. Mm-hmm. And then, para in the future, hindi maging kawawa yung pamilya mo. Mm-hmm. So, yung saving for the rainy days, no? Yung sinasabi mm-hmm. nga nila. Ano ba yung, sabi mo nga, mag-invest, yun na natutunan mo sa mga trials mo in the past, sa mga pagsubok na mag-impok, di ba? Mag-save for the rainy days. So, natuto ka rin mag-negosyo, di ba? Yes. Mm-hmm. So, bukod doon sa care home na binigay sa'yo ng asawa mo, ano pa yung ibang negosyo na pinasok mo dito sa Pilipinas? Yan, kagaya nga, ang asawa ko kasi, syempre binibigyan niya ako ng kahit paano allowance. Mm-hmm. So, ang sabi ng asawa ko, binigyan na kita ng gitong allowance mo, bahala ka na kung iipunin mo o gastusin mo. So, nagiging smart na rin ako na talagang ini-invest ko dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Ano lang, hindi ako masyado nag-invest ng mga material ng damit or yung mga food. Kasi magaling ako mawala. Kasi yung damit, minsan tababa ka, papayat ka, minsan luluma. Mas ano ako sa mga investment, property. So ngayon meron mga property ko dito, pinaupahan ko. Ayun. May house ako sa Laguna, pinaupahan ko. Condos, Cavite City, Manila, ganyan. Para pag nandito ako sa Pilipinas, kahit wala, kahit na alam kong may padalay asawa ko, meron na bubuhay pa rin ako dito. Talagang very inspiring po ang kwento ng buhay ni Miss Claudia Coronel. Pero kung syempre may taong pinakamasaya sa nangyayari sa buhay niya ngayon, walang iba po yun, kundi yung sarili niyang nanay. Yun nga po ang ating malalaman kung ano kaya ang masasabi ng kanyang mama. Ito po, panoorin natin. Siguro wala na akong masasabi dahil tungkol sa kanyang pagiging anak. Mabuti siyang anak. At kahit may asawa na siya, ginampanan pa rin niya ang tungkulin niya sa mga kapatid, sa akin. Kaya pasalamat talaga ako sa Diyos. Naging anak siya. Tungkol dun kay Bibi Sandy, hanggat maari, ibibigay niya ang lahat. Kaya doon talaga ako hanga sa kanya. Hindi ko man nagawa lahat sa kanya yun, pero sa anak niya, nagagawa niya ngayon. Tuloy-tuloy sana ang kanyang pamumuhay nga maganda. Ano masasabi ko sa kanya na patuloy niyang mamahalin yung anak niya, si Bibi Sandy. Kasi kahit lola ako, nagmamahal talaga din ako sa apo ko. Kaya pasalamat ako na siya yung nanay ni Sandy. Yun yung masasabi ko sa kanya. Thank you, salamat. Mommy, I love you. Ayan, ako dito po
sa moments ay nagpapasalamat talaga kami at masayang masaya na makita ka ulit, Claudia, no? Mm-hmm. After medyo matagal na, pero kita namin that you look good and maganda ang buhay mo. And of course, Mami Teresita, marami pong salamat sa inyong mensahe sa inyong anak. May gusto ka bang sabihin sa nanay mo? After all this pagsubok or mga trials sa pinagdaanan nyo in the past, ngayon na natutulungan mo yung pamilya mo, maganda na yung buhay nila. Mm-hmm. Anong gusto mong sabihin kay nanay? Ayun, marami akong na-realize sa buhay na pinaka-importante talaga yung maging mabait ka sa nanay mo. Kasi kapag hindi ka naging mabuti sa nanay mo, dahil magiging parang mailap din sa'yo yung future. So, ano, sabi ng mom ko, ano ba anak? Sabi niya, ano, bigay ng vitamin sa akin, pati pagkain. Ngayon, hinahanda ko na sa kanya. Inaabot ko yung lahat ng, kahit vitamin na alam ko para sa akin, binibigay ko sa kanya. Ang laki ng pinagbago mo, sabi niya. Sabi ko kasi, ano eh, yan siguro yung natutunan ko sa Amerika, nag-aalaga ko ng matanda. So, siyempre, alam ko, parang napakadali na lang sa akin. Kung ang ibang tao nga, nakakaya mo alagaan ng ganun, sa sarili mo pa kayang ina. Kaya, it's never too late, di ba? Mm-hmm. Kaya ngayon, talagang ipinapakita mo lahat-lahat ng pagmamahal para kay Mami Teresita. Mm-hmm. Kasi, napalaki ka naman niya ng maayos, mm-hmm. di ba? At sabi mo nga, maging mabuti lagi sa mga magulang. Yeah. Dahil you'll never go wrong. Kapag mabait ka sa magulang, magiging magandang yung mm-hmm. kinabukasan o ang kapalaran mo. And kay Bibi Zandy, anong gusto mong sabihin kay Zandy? Ayun, mula kasi nung nasa akin yung anak ko, lahat ng naisip ko o gusto kong gawin, pangarap ko, nabibigay ko mula nung kinuha ko siya. Mm. So, para sa kanya, hanggat kaya ko, ibibigay ko yung pangangailangan niya. Basta alam ko pagdating ng araw, kung talagang nasa kanya yun, dapat siyang maging mabait. Kasi hindi naman ako nagkulang bilang ina para sa kanya. And then, alam niya yun. Mm. Alam niya na kahit bata pa siya, alam niya na talagang minahal ko siya. At alam din naman namin dito sa moment, sa bilang mabait kang anak, ay mabait ka rin na ina kay Zandy. Mm-hmm. Kaya with that, maraming salamat, Miss Claudia Coronel, para sa iyo itong maganda mga bulaklak na to from Island Rose. Wow, ayan. Pink talaga. Yes, pink, di ba? Talagang girl na girl. At ito naman from GB. Yan. Ay, magagandang okay, saparos, gift certificate. And ito naman, para to kay Baby Zandy. Yan, wow, from GB. You. Gift packs. At ito, bilang sabi ni, ano kanina, you also love to eat. Ito, this healthy bread. Ayan, from Walter. Ito po, healthy na, masarap pa, malambot pa, na tinapay. Ayan. Sarap naman mag-guest dito. Yes, from Walter Bread. Maraming salamat po. Thank you. Isa ka talagang malaking inspirasyon para sa ating mga mommies, daddies, at sa lahat ng viewers natin ngayon dito sa Moments. Mm-hmm. Thank you so much, Claudia, for this opportunity. You know? And I would like to say hi muna kay Mr. Mike Shinitius ng Red Coconut Beach Resort, ayan sa Boracay. Kapag nagbakasyon kayo doon, ako, yan po, puntahan ninyo. Talaga mag-e-enjoy ang buong pamilya sa Red Coconut. At para mas lalo pang ma-inspire ang ating mga mommies, ano, lalo na po ang mga mompreneurs, isa pang kaliga natin ang ating pong makikilala maya-maya lang sa pagbabalik pa rin po ng Moments.